arestado sa Pampanga ang isang Koreanong wanted sa kanilang bansa dahil sa pagbebenta ng droga. Dinala niya raw dito sa Pilipinas ang kanyang ilegal na negosyo. Balitang hatid ni John Consulta, exclusive. Pagdating sa establishmentong ito sa Angeles City, Pampanga, dumiretso ang mga operatiba ng Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit at Korean Police sa ikalawang palapag ng target area. Housekeeping, sir. Tagbukas ng pinto. Get down! Get down! Get down! Mabilis na pumasok ang mga ahente. Pinadapa at pinusasan ang pakay ng Korean fugitive na si No Junho, 45 taong gulang. Demission order was issued by the Commissioner of Immigration because of a request from the Korean Embassy, anchored from a letter from the Korean National Police that you are wanted in Korea for violation of the Narcotics Control Act. Ayon sa FSU, umalis sa Korea at nagtago dito sa Pilipinas si Ho dahil sa kanyang kasong pagbebenta ng droga sa Korea. Pagdating dito, mga Koreano naman sa Pilipinas ang kanyang naging parokyano. This guy is also in cahoots with other Korean nationals. We will be coordinating with the Philippine Drug Enforcement Agency to establish the possible links if they have connection with the local narcotics groups in the Philippines. Tototanggi naman ang suspect sa aligasyon laban sa kanya. What about here in the Philippines? Did you use drugs here? Did you sell drugs here in the Philippines? 없습니다. What? 없습니다. No? No? Yeah. You did not? Yeah. Bagamat nasa Interpol Red Notice List at wanted sa Korea sino, di pa raw agad siya mali-deport dahil sa natukasang kaso nito sa Angeles City na may kinalaman sa droga. We are trying our best to locate foreign fugitives who are involved in drugs, whose cases in their own countries of origin involve narcotics smuggling or drug peddling. Idederecho ang Koreano sa Bikuta Detention Facility ng BI habang dinidinig ang kanyang kaso. John Consulta, GMA News.